natin ang isang super lolo na patuloy pa rin sa pagtayo bilang pedicab driver. Babalikan po natin ang kanyang kwento. Hatid ang reward sa kanyang pagsasakripisyo. Nitong nakaraang Lunes na kilala natin si Mang Clemente, isang mapag-aruga at mapagmahal na ama. Kaya naman atin siyang babalikan ngayon para handugan ng isang sorpresa. Isang normal na araw lang nandat na namin si Mang Clemente sa Poresa Santa Mesa. Nililinis na ang kanyang pedicab bilang preparasyon para sa kanyang buong araw na pamamasada. Inspirasyon niya sa kanyang pagsisikap ang kanyang mga anak, lalo na ang nasa kanyang pangangalaga na si Marimar, 19 na taong gulang at ang 1 taong anak nito. Sa edad ni Mang Clemente na 68, marami na siyang iniindang karamdaman, tulad na lang ng ubo at pananakit ng kanyang tuhod. Kaya naman sinamahan namin siya sa isang ospital sa Quezon City para sa libreng check-up. Talaga po bang payat ang inyong pangangatawan? Aha. Hingang malalim po. Sa paho. May napapansin po akong bukol dito sa likod nyo. Aha. Matagal na po Matagal ba ito? Na to. Hindi po ba ito sumasakit? Hindi po. Lumalaki po ba siya? Ganyan lang. Yung gamot niyo sa ubo, matagal niyo nang iniinom? Ano na sa akin eh, 10 araw. 10 araw na? Oo. Kayo ba'y may hika? Wala naman. Pati ang problema niya sa pag-ihi, chineck up din ni Doc. Yung magpa-check up ako, kaya doon ako nahihirapan umihi. Yung huli kong ihi, huling patag, dumo. Huwag magpipigil ng pag-ihi, no? Mahirap yun, no? Mabuti naman at wala namang nakitang malaking problema sa mga mata at tenga ni Mang Clemente. Yung complaint niya na inuubo daw siya palagi at minsan hinahapo. So we probably need to do more tests. Si BC, tingnan natin kung meron ba siyang infection. And we also have to do yung tinatawag natin pulmonary function test, spirometry. Pabubugahin natin siya ng kanyang hinga para malaman natin yung capacity ng lungs niya. Ayon sa tagapagsalita ng ospital, maaaring bumalik si Mang Clemente rito kasama ang kanyang anak upang mabigyan siya ng card na tiyak makatutulong sa kanya. Habang nasa ospital si Mang Clemente, busy naman ang Good News team sa isang major makeover. Pagbalik niya sa Poresa, chinika muna namin si Mang Clemente. Waray po pala kayo. Oo. Saan kayo sa atin, sa Leyte? Haro. Haro ka mo? Oo. O di kilala mo yung mga anyo ba rito? Oo. Gano'ng katagal na ako kayo nag-pedicab? 22 sa Mayo. Nabenta niyo pala yung pedicab mo? Ano? Oo. Kasi kinailangan niyo ng pera. Oo. So, pero yung pedicab niyo na yun, yun pa rin ang inilalabas mo. Oo. Sa ilang sandali lang, oras na para ibunyag ang aming sorpresa. Mukhang araw niyo ngayon. Mukhang ano eh, nakikisama oh. Meron mo kaming dalang good news para sa inyo. Excited na ba kayong malaman tayo? Excited ka na? Oo. Ayan, halika rito. Diba sa inyo to, yung ito yung dinadrive nyo? Diba, ito yung dinadrive. Kilala nyo pa ba? Uh-huh. Hindi nyo nakilala, no? Ito yung dinadrive nyo, ang ginawa ho namin. Pininturahan ho namin, inayos-ayos po namin para naman magmukhang maganda ulit ang itsura nung inyong. Ito yung dati nyo, di ba? May-ari nyo to. Bineta nyo magkano? 6,500. Ayan. Tay, pinili ulit namin para sa inyo. Sa inyo na ho ito, hindi na ho kayo magbabayad ng bounder. Salamat po ma. Pero hindi lang sa pedicab nagtatapos ang aming sorpresa. Naku, gagawin nyo rin palang tirahan ito, ano? Ay, ito na nga, dahil tirahan nyo ito. Eto tay, halika. May bago kang mga damit. Ang nangimbabaw pa rin sa isipan ni Mang Clemente ay ang kanyang pamilya. Bakit mo ganun kamahal ang mga anak? Bakit mo kasi mahal na mahal ko talaga mga sila. Hindi ko kaya tiisin lalo na yung panganay ko. Oh. Hindi ko kaya tiisin. Napakabait ko naman tatay. Sana po'y tularan kayo ng ibang tatay. Sama.
hanggang kailan, tay, kayo tutulog sa mga anak mo? Hanggat kaya ko pa. Hanggat namubuhay ako. Bakas na bakas sa mukha ni Mang Clemente ang kasiyahan ngayong proud honor na siya nang ipinapasada niyang pedicab. Papasalamat po ako sa inyo. Dahil naibalik sa akin yung sidecar ko na ibininta. Wala na akong pag-asa na may babalik na sa akin niya. Kung hindi, kayo lang ang tumulong. Lumuwag ang paghinga ko. Dahil sa naramdaman ko na, naging akin na uli yung sidecar ko. Hindi masusukat sa edad o estado ng pamumuhay ang adhikain ng isang ama na mapabuti ang lagay ng kanyang pamilya. Salamat, Mang Clemente, sa sipag na ipinakita nyo sa amin. Naway nasuklian namin ito kahit papaano. Mabuhay po kayo. Ang dedikasyon ni Mang Clemente dapat talagang tuloy.